We're good na yata. Yan mga sir. So, press 1 guys kung naririnig nyo na yung in-game sounds. Press 2 kung hindi. Yun, okay na. Inayos na. Calm na lang daw. Nanonood pa ako ng Game of Thrones. Magla-live na pala agad. Kala ko magte-take pa ng mga at least 2 minutes bago maayos eh. Oh, yan na. Test 1. Salamat sa mga ano, nagko-comment dyan. Ayan, samahan nyo muna kami ni Sir Mike, mga sir. Ayan, this is our first series natin sa ating ESL 1. So, makaka-tune in lang. And syempre, guys, don't forget to share yung ating live stream. Hanggang ko na wala siya. Maraming humuhugot dito, Sir Mike. Ano ba yung pinakain mo sa mga viewer natin habang wala pa nangyayari dyan? puro hugot. Ano mo papayin mo sa mga broken dyan? Hindi na kailangan, kaya na nila, malaki na sila. Malaki na sila, yan, okay na, rest one. Malaki rest na kayo. Bahala na kayo, magpe-best 3 kayo dyan. natural sa buhay yan. Oh, wala, that's I mean, life guys. Kailangan sa buhay yan. Di naman sila umugot, nakapalabas na lang nila nararamdaman, pero... Last hit, ayun, lamang na lamang nga talaga yung Viper. Ah, oh, Viper talaga, nakita ko. Sa ano pa lang eh, pag i-spam pa lang ng Nether Toxin, doon mo pa lang makita na kaya niya talaga makapag-clear out ng wave. Although, may harassment naman si Viper, pero syempre, inisipin dito, kailangan niyang alamangan itong si Queen of Pain sa farming. Kaya tinan mo si Queen of Pain, nag-jungle na lang dito sa may triangle camp. Naiwan na lang niya dito si Viper. So, meaning itong si Viper is, ganda na yung, ano niya, yung lane niya so far. Misip ko na lang kung mag-Road of Atos pa ba itong si Viper. Kasi magandang item dito yung Road of Atos eh. Wala masyadong pang takas yung mga heroes ng Team Empire. Then, may panguli pa si Viper kay Kyop. Kahit pa paano, pag nagkaroon siya ng Atos. Diba, Atos mo lang, follow up ng disable ng Lion o kaya ni Mars, sure deads. Pero level 6, susulitin na lagad yung Viper Strike. Pero mahabang yata nila si eto si Dark Willow, but ayun nga, mga medyo na-delayed lang siya ng pag-akyat, pero let's see kung ano yung plano dito. Oh, pinabangan si Depressed Kid. Good play there for Toronto Tokyo. Na-predict niya saan siya magbi-blink si Depressed Kid doon. Basang-basa na may push kay Gumo, magbi-blink dito yan. Iba Viper Strike ko, bibigay ko lahat yun. Successfully naging Smoke of Deceit dito ng Team Spirit. They got the mid ng Empire. Looking good yung start ay yung early ng Team Spirit as of now. But yung baba, mukhang goods din yung buhay ni Shaklo. Hindi siya ganun naharas ni Monkey King. Kita mo, medyo magkalapit lang yung last hit nila sa top. Pero teka lang, ito, Depressed Kid. Ang pagbuhay niya, nagtipi siya sa may top lane. Sonic Wave bursted down itong si Mira. So make it a double kill para dito kay Depressed Kid. So bawi na siya dun sa pagkamatay niya dito sa may mid lane. Oh, bawi na nga agad yung pagkamatay niya sa mid. Ang maganda dito, naka-max din yung Scream of Pain niya. So kahit na, ayan, lugi siya sa last hitan kanina sa mid, makakabawi lang din siya. Kasi mabilis siya makakapag-farm with this Scream of Pain na mataas ang level. Niya, and ayos na ayos yung rotation niya dito. Pag ako nagsisonic wave na ganito, hindi na inaabot eh, oh. Nice. Hindi nga tumatama eh. Excuse me. Wait lang. Yan, okay, okay na. Nadigay lang guys, kasi busog tayo. Ano yung item na ito ni Collapse? Baka mag-hood muna siya. Tingin ko. Or, sa bagay, kung titignan mo kasi, maganda yung hood dito. Sobrang dami ng magic. Kung, oh, yan. Tingin ko, situation na itong kay Collapse, oh, pa-deliver na. Retro hood pala siya eh, no? Pero teka, delikado si Mars. There's that spear. Natuog pa nga itong si tropa nating Smiting Knight, pero nag-pop na siya ng Godstrike. Galit na galit. Gustong manakit nitong si tropa nating Smiting Knight. Pero ang ganda pa rin ng impale dito ni Mira. And tignan natin kung makakampas pa, pero sapat yung damage dito ni Collapse. There's the Arena Blood. Kinulong dito si Vanskor, and Vanskor nowhere to run and make it a double kill dito para kay Collapse. And just like that, Team Spirit, maganda yung dito yung top lane nila. Pero wait lang, Sir Mike, mukhang si Toronto Tokyo, delikado kaso na root. Naabutan pa siya, na-cancel nga dun yung TP, mga sir. Pero 2-for-1 exchange, pero favorable pa rin yun sa Team Spirit. Oo. Dahil nakuha nila yung carry na magbubot sa may side ng Team Empire, at the same time, nakuha rin nila yung support. So may baba naman, kahit na, ayun, nag-rotate na kasi si Night Stalker sa mid, so nabigyan ng space kahit paano si Monkey King. Ang ganda lang nung nangyari sa may top, saktong pagkapatay nila kay Sven, saktong nag-level 6 si Mars. Kasi alam mo kung si Collapse
tsaka si Mira, yung attempt nila na patayin tong si Smiling Knight pagka level 60 Mars, mas mapapadali yung kanina eh. I mean, hindi na sila magtatagal patayin si Isbed. Kaso ayun nga, hindi kasi siya level 6 ka, nagtagal. Muntik pa nga sila yung mabigyan eh. Oh, tsaka galit na galit ni Isbed eh. Parang yun yung turnaround nila, kaso nga lang yun, it's level 6 already. Sakto din yung creep wave kanina eh. Yun yung nakita ko, kaya nag-level 6 din si Mars. Pero gusto ko rin, gusto ko pa rin i-comment si Sven doon kahit paano. Hindi niya na inable si Mars kasi alam niya okay, pa-cooldown na yung Spear of Mars nito. So hindi ko na i-chase kasi hindi naman ganun kalaki yung HP ko, baka ako pa mabigyan. Kala niya siguro tumakbo na ng dire-diretso si Mars kaya inable niya na si Mira that time. Si Mira talaga yung pinaka target. Tsaka maganda rin kasi impale ni Mira kanina eh. Kaya na-slow down sila or na-hold dito yung Empire. Pero teka lang, Depressed Kid nag-blink in. Pero gusto nila yung chase itong Team Spirit dito sa mid lane. Pero ang ganda pa rin ang hold dito ni Mira. So makapag-out lang naman itong Team Spirit. Binoset lang nila sa mid lane pero makakuha pa yata na. Oh! Ganda ng denied. Ayun ang pinaka-boset. Yung kukuha ka na lang ng rune eh, na denyan ka pa sa mukha. Sa harap, harap ka mo. Ginawang isda tapos dininay. Just cleared pero ayos pa rin yung ginawa ni Depressed Kid. Hindi niya binigay basta-basta yung Sonic Wave kasi alam niya na hindi na pin damage nila kahit ibigay niya Sonic Wave to take Viper and Winter Wyvern out. Pero naku, so may top aggressive play style. Ayun lang, nabatuta dito si Vanscore, nakulong din as well with the Arena Blood and bibigay naman dito kaya Toro. So gusto lang nila mag-defend. I mean, gusto lang mag-defend dito ni Vanscore. But anyways, itong si Toro is nag-rotate na rin siya dito sa may top lane. Ayos na i-go-go build ni Monkey King Diffusal para madali niya lang ma-hubble or pupudripin yung support ng Empire, lalong-lalo na si Leech. Tapos mamaya, pag nagka-harapan na ng 5v5, once na maubos na ng mana si Sven, hindi na siya makapagbigay ng mga disable. Normal at normal na lang talaga yung gagawin niya. Well, yung MK, di ba? Wala naman taga-ubos ng mana rito sa may side ng Empire. Madami yung mabibigay sa MK, dyan yung mga palo. If ever na may makatakbo man, pwede niya habulin with the 3 dan. Kasi, sure, lagi naman may mana yan eh. Sure na sure yan. Hindi. Kung ano na pinagsasabi ko. Di ko alam pa nadidigay ako, pero okay na guys. Saan yan? Sa ininom mo? Oo. Mountain Dew. Baka Mountain Dew yan. Pero sarap mag-carry. Sarap talaga mag-carry and God Strength kinumit na just to make sure lang na ma-clear out na dito yung first stacks yata ito ng Ancient. So bawing-bawi nga itong si Sven. No contest for Team Spirit kasi nag-push out sila dito sa mid top lane. Transition agad dito sa mid. Pero anyways, nag-defend pa rin naman yung Team Emperor. So making sure lang na madelay yung pagpupush nila dito ng Tier 1 Tower. So ngayon, level 6 na yung mga supports ng Team Spirit. So pwede silang mag-go. Fingers up. Tapos itong si Collapse. Tingin ko magdadagger na si Collapse dyan eh. Ay hindi, yung setter. Oo, may parang ibang setup din, pang kite din kay Mars. Ay kay, at Mars Toloy, kay Sven pala. Sven. Mars Toloy. Tsaka pwede niya kasi din gawing setup yan eh. Hmm. Yung setter, tapos alam mo na, tuhog. Hmm. Pang hubble din. Tsaka pang bosset din yan sa Night Stalker mamaya, if ever na chinichase. Siya ni Night Stalker yung mga kakampi niya. Pwede niya lang yung scepter o kaya list na kayo. Out na tayo. Yes, listan mo na. Pero double damage siya. Meron naman dito si Queen of Pain. Nagsmoke dito yung Empire. Three heroes. Ang pinakamalapit dito itong si Collapse. And walang idea dito si Collapse, my man. And yun na, nagpop na dito yung smoke. There's their Dark Ascension. Nakita nila agad dito si Collapse. And mukhang Collapse is gonna die for sure. Kahit mag-good ka pa dyan, sapat pa rin yung damage dito ng Team Empire. Dahil may double damage din itong si Depressed Kid. Nawawala to. But guys, okay na yata eh. Refresh nyo lang, try nyo lang siya lang. Try nyo i-refresh yung ating live streams yan sa mga nanonood ngayon. Pinagnormal sa mukha si Collapse Eyes to. Sina-shutdown nila yung space creator talaga ng Team Spirit. Kasi alam naman nila kung gaano talaga mag-create ng space tong si Collapse. Once na sobrang ganda ng laro niya, laning stage niya. Mm-hmm. Ano saan ba siya ngayon? Ayun. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6. Pang-anim sa ating network. Totoo. Pero napapansin ko sa mga, eto ah, sa mga Night Stalker na offlane, yan yung
nagiging go-through item ni go-through item ni isang Night Stalker yung Echo Saber. Tapos mag dagger. Oh, pwede Echo Saber dagger. Parang masasabi mo na rin na ano siya na third core siya dito sa Team Empire. Hindi siya yung Night Stalker na utility na may mga pipe, may mga crimson, but wait lang, na bait yata si Kreatoro, and yun nga, it's a bait para dito sa Team Empire, and Kreatoro, delikado pa, there's a sonic wave, bursted down itong si Kreatoro, napa-asim siya dun, akala niya siguro na mag-isa lang dun si Queen of Pain sa may top. Actually, kahit di nga mag-isa yun, makakatakbo yun si Queen of Pain eh. Well, siguro, akala niya, alam, ang kalkula niya, makahabol niya with the 3 dance, kaso parang sobrang greedy pa rin ng ganun galaw. Laro na wala kayong vision sa top, tapos mag-isa ka lang. Diba? Pero go-go pa yata sila. Nihintay nila dito si Miposhka, but ayun lang, si Depreski nagpakita na. So wala yata silang sapat na mana. But ito si Lich, nahuli itong si Mira, but may ganda kasi vision dito ni Vanskor. Kaso na-defusal siya ni Kreatoro, pinag-Jingu Mastery siya, and there's the Boundless Strike securing the kill. And so aware na dito yung Team Empire na, okay, may ward dito. Ah, sobrang tapang naman nitong si itong si Vanskor. Ayos pala tong mischief niya. No? Nagiging... 8 seconds na lang yata eh, no? Oo, oh, pero yung I mean yung Aghanim Shard na vulnerable. Oh, di mo matatama. I mean, di mo siya maatake pag naka-Ag Shard. May dagger. Diyos ko, magsisimula na yung Diluvio. 15 Sinong minutes. Dagger? Si Mira, yung Lion. Ah, mabilis so, pinahin sa... So, si Kyob, pang kailangan niyang gawin. Orchid, ngayon may Orchid din siya, tapos BKB. Kailangan mo mag-BKB. Kasi pag blinkin mo, tapos nag-Orchid ka, then may Lion o may Disable nakatabi yung Orchid mo, wasak ka talaga. Mm-hmm. Naisip ko lang, baka mamaya mapilitan pa nga mag-linkin itong si Queen of Pain eh. Kaso problema, ang dami pang break ng linkin. Pero medyo worth it naman. Kasi blinking hex yung ginagawa ng Lion eh, yung Wyvern naman, Winter's Curse. Winter's Curse. Oh, pwede mo. Ayun, speaking of stun ni Lion, ayun, nahuli si tropa nating na Shachlow na burst out siya agad, just like that with the finger. So pwede pa rin yata mag-go dito lang. Yung Team Spirit, ayun lang, the haze is there. Pero Kreatoro maganda naman dito, sumasama siya. So magpa-5 man stick na dito yung Team Spirit pala. Nalilito ako, Team Spirit, Team Empire. Pares may team eh. Spirit Empire. Yeah. Spirit Empire. Oh. Team Spirit to laban sa Imperio. Multo laban sa mga ano. Pero ito sabi mo na lang Team Spirit ta sa kabila Empire. Alam naman nun ng mga tao 'yan eh. Uy. Uy, didepensa ba 'to? May buhay ni Night Stalker ah, pwedeng depensa. Pwede. Wala nga lang silang vision. Ayun ang problema. Pero pag nakuha kas ito ng Team Spirit, dito maglalaro yung Team Spirit sa jungle nila eh. Kung nasaan yung outpost ng Team Empire, pero yun, lalaban nga sila. Pero nag-smoke sila sa sarili lang tier 2 tower and tinatry pa rin lang i-defend yung kanilang tier 2 tower dito sa may top lane. Pero kala ko nga nag-smoke sila, dito ibabackline sila dito yung team Spirit. But ito, speak of which pala, nahuli pa nga dito si Kreatoro. There's the Winter's Curse counter initiation dito from Team Spirit. And Kreatoro, delikado na curse crown siya dyan. And yun na nga, sapat yung damage. And Sven, nag-pop na rin na kanyang God's Rend. Pero yun lang, na yung scepter siya dito ni Colas. Pero kailangan na mag-out ng Team Spirit dyan. And Empire rolling in. Nakita dito si Miposhka, Nero right-click siya netong si Depreskid. Pero nahuli siya ni Shashlo dito with this etong kanyang ulti. Pero 2-4 nating lang yung mangyayari doon, guys. Dark Ascension gabi rin kasi, tapos yun, ginamit niya ni Night Stalker yung Dark Ascension. Wait, gabi ba? O, tama, gabi. Kala ko, baliktad ako ng naaalala eh. Pero ayun, medyo may kalayuan din kasi mga kakampi ni MK that time eh, no? Tignan mo, papunta pa lang sila yung tatlo. Hindi naman na si Collapse, kaso ang problema, hindi na sila makakalaban kasi pwede lang din sila i-fear ni Sayu eh. Tapos pag may blind dagger na to, delikado okay, din si Wyvern eh, no? Wala nang Winter's Curse. So pag kinumit nila yung Arena of Blood doon, tapos nakasurvive yung kalaban, papasukon at papasukon pa rin sila ng Team Empire. Kasi, ayun lang naman eh, kailangan talaga nila lumaban nang nandyan yung Winter's Curse at Arena of Blood. Pag hindi, walang pipigil sa Empire. Yung mga heroes ng Team Spirit, pag nalapitan, madali patayin, lalong-lalo na si Viper. Totoo.
Ay, pero may diesel lang pala. Team Empire pala yun na may burst kasi diesel yung yan. Empire. May burst kasi yung Empire, yun yung mahirap eh. Sonic Wave tapos... Yung, si Kyop mismo, pang burst na hero. Eh, nandun yung sabi naka-Godstring. Walisin kayo niyan. So, mamaya, pag nagkaroon na to ng BKB, ang mag-hold lang sa kanya yung Winter's Curse. Pero other than that, goods pa rin yung BKB eh. Pwede naman yung lineup ng Team Spirit dito. Pero shoutout pala kay, ano, kay KJ. Ayan, nagka-cast din ng Yami yan. Si Dagger out. Wala ako. Hindi ako makakapag-Yami ulit bukas. Pahinga tayo bukas, mga best. Pero naku, kita si Smiling Knight. Ngiti talaga dahil nakatakbo. Sa mga nagtatanong sa T1 guys, bukas pa yung laban nila. Ayan, sa mga nasa chat. T1 is tomorrow. Lower bracket din sila kung hindi ako nagkakamali. May idiot tomorrow mo. Ano? Tomorrow ba? Ayun, buti may nahanap ko yung vision na tatakpan ng hero. May vision pala yung Empire doon sa triangle camp nila. Kaya nakatakbo rin agad si Sven. Pero Monkey King, and kailangan niya yung BKB. Ganun lang, didikitan lang siya ng Night Stalker mamaya eh. Tapos bahala rin mga kakampi ni Night Stalker na magbigay ng damage of burst kay MK. Pero naku, uli pa yata si MK with this Orchid. Tapos pina-fear pa, pinabalik. Pero yun lang na ano pa siya, na Cold Embrace pa. So kailangan na mag-out dito ng Team Empire. Because wala na silang ulti. Queen of Pain has the Sonic Wave. Pero yung Night Stalker, cooldown pa yung kanyang kanyang Dark Ascension. So, hindi nila afford na tumingin fight dyan. But BKB pala, Sir Mike. Itong bibuild ni Night Stalker. Para... Makita niya na naan eh. Kukontrol din siya ng Winter Wyvern mamaya. Oh, sige, okay lang naman makontrol. Basta, hindi ako magtitik ng DPS o burst damage dito sa may side na Team Spirit. Kasi, di ba, Winter's Curse, pwede yung follow-up ng disable. Eh niya, mahirap eh. Kung ano yung babato ng Team Spirit, may follow-up na disable eh. Tsaka, finger, Diyos ko naman. Sabog talaga ako mo. Pero yun pala yung trinay attempt ni Depressed Kid tsaka ni Sayo patayin si MK. Iniisip mo kung bakit binigay agad ni Sayo yung kanyang ulti. Terrorize. Naiisip ko na naman. Ang naiisip ko siguro na nasa isip ni Sayo ayaw na nila pag-reactin si MK. Kasi ang... naiisip na naman. Ang naiisip ko talaga magiging scenario doon. Gagano'n nila sa MK, tatry nila kulitin, tapos pag may babackup, tsaka ibibigay ni Sayu yung kanyang terrorize para mapout yung mga tutulong kay MK, diba? Word of the day, naisip ko. Naisip ko, yun nga. Kahapon, naku yata o ayun lang. De, puro, ang tawag dito? May word of the day ako lagi, may mga word ako, may sa kadaro may mga word akong inuulit. Na overuse. Kaya tawag ko na ron word of the day. Kesa naman bashin nila ako, di ba? The word of the day. Ngayon naman ano? Naisip ko. Naisip ko. Ang naisip ko, yung ite-terrorize niya, yung backlines. Para, pag if ever mag-rock dito yung Winter Wyvern, automatic mapifear siya. Pero ito, si Mira, inaabangan niya. Si Sayu and nakita siya sa 3 lines and okay, huli ka nga and hindi na nilikokommit dito yung Finger of Death plus ayun lang naging pig pole na si tropa nating Mira dyan pero yun lang pinag-i-slice and dice siya dito ni Smiling Knight. So 1-for-1 exchange pero Godstring committed yun for Smiling Knight. Tingin ko kinakakapusin yata siya ng damage kung mag-Godstring siya yun, no? Mamaya pwede mag-force yung Team Spirit na mag-go at lumaban pagkaboy ni Lyot. Kasi wala namang kinamit na big ultimate yung team spirit nun eh. Pinalo-palo lang nila sa mukha si Dark Willow. Ito naman, nag-commit na Godstring. Siguro, ito na naman. Ang nasa isip ni Smiling Knight, baka biglang mag-go yung mga kakampi ni team spirit or ni Lyot. Kaya okay, sige, kung mapapaba yung laban, edi G, naka-Godstring naman ako eh. Pwede mag-smoke yung Team Spirit. Para set na rin sila yun at pwede na nilang gamitin yung mga ultis. And ito na, BKB na si Monkey King. So ito lang siguro inintay nila bago sila tumi-fight. Yung BKB ni Monkey King, making sure lang na kahit si Night Stalker ma-fear or Cliffling Fear rather, wala na siyang problemahin. Ayan.
nahihirapan sa problemahin. Medyo airbig gasin. Pero teka lang, Sayu, delikado. Siya na naman ang huli. There's the spear na kulong pa nga or natuog pa rather. Etong si Sire. There's the Yule Scepter just to delay himself to die. And ako po, nahuli pa nga si Sayu and he's gonna be died. I mean, he's dead for sure. And a collapse. Di pa siya nag-pop dito ng kanyang ulti. He has the dagger pero hindi nila mahuli itong si Sashlow. Ang hirap bigisan ni Sashlow. Teka lang ha. Collapse na spear. Nahuli finally itong si Sashlow. There's the Chain Frost. Pinagpapasaan-pasaan sila dito. There's the Sonic Wave. Hindi pa natamaan doon si Mira. And make it to side dito ng Team Empire. But Vance Core, nira-right-click siya dito ni ito si Monkey King. Pero makakuha naman yung kill by Collapse. Pero created sa side dito ng Team Empire. Grabe naman yun. Parang pilit na yung paglaban ng Team Empire doon. Parang ayaw na lang nila sayangin yung Dark Ascension na kinumit ni Nightstalker. Okay na sana yung pagkakabuy time ni Dark Willow dun eh. Dapat tagal niya yung buhay niya. Dahil dun, si Lion napilitan dumagger in. Pumosisyon dun sa muntik na siyang actually nahuli nga siya ni Nightstalker eh. It's just that nandun si Winter Wyvern to help him. Ito, lumalim na yung pesto dyan kanina ni Mira. Kaso yun, napalalim nga lang din yung pesto ni Shacklo. Na-pigra sa mukha. May word din yung Team Spirit kanina sa May Triangle. Kaya, sasakto din yung Scepter, you know? Nahuling-huling-huli kahit na naka-Dark Ascension. Wala. Hindi na siya makakapag-react eh. Mm-hmm. Sa ano yan? On time, on point yun eh. Mm-hmm. Tsaka siya kasi yung pwedeng manghuli kay Nightstalker eh, mamaya. Well, pero kailangan nila ng better vision. 5v5, ito lang ang mahirap for the side of Team Empire. Wala silang pang turnaround na skill. Well, may pang reset sila pero wala sila yung pang turnaround katulad ng Arena Blood, Winter's Curse, eh tingnan mo, Fake Roshan nga. Lahat talaga pinepeke na ngayon. Oo, pinepeke indeed. And ako po, nahuli itong si Sashlow. There's the finger bursted down itong si Sashlow. And ako po, delikado pa nga itong si tropa natin, Bansker. Wala siya magawa just to delay the inevitable dito. And ito, si Smiling Light ang nahuli. There's the, meron silang finger. No, wala silang finger. Pero pop-up naman nila yung BKB dito ni Smiling Light. But Smiling Light, kailangan niya mag-out dyan mga lords. And 2 dead na naman sa side dito ng Empire. Pero ito na mukhang tutuloy na nila yung Roshan. Wala pati. Nahuli pa nga si Nightstalker dun, no? Ang hirap lang for the side of Team Empire na pag unang namatay si Nightstalker, wala namang Google sa teamfight na, I mean, sa team ng Team Spirit. Ay, wala naman ng AoE silence. Oo, nandiyan yung terrorize, pero once na mabigay yon, wala na. BBKB na lang yung mga tropa natin, papasokin na nila Empire. And Sven, kahit naka-gutstring to, lalabanan pa rin nila yan eh. Kaya naman nila i-kite yan, lalo na kung nandiyan si Winter Wyvern. I-heal niya lang yung pinapalo ni Sven, wala na. Nga. Kailangan pa nung burst na magic ni Kyo. Para lamang makapatay sila pag na-heal ni Miposhka. Oh my god. Saka yung BKB ni Nightstalker, kita mo. Dinisassemble niya dito yung Echo Saber. Oo. Nalalit eh. Alam niyang sobrang kukulangan yung oras pag kinulit niya pa rin i-farm yung Ogre Axe. Pero kompleto lahat ng ulti. Kaso ang problema sa Team Spirit, yung Finger of Death lang din ang nakumit. Pwede pa sila labanan ng Team Spirit. Mm-hmm. Speak of Team Spirit, and mukhang magkakasalubong sila. Nag-pop na ng smoke dito ni Sashlow, pero ito na, nag-pop na rin ng BKB. There's the Dark Ascension. Nahuli pa nga itong si tropa nating Winter Wyvern, pero Mira will fall as well, so make it 2. So habol pa sila. Toronto, Tokyo, delikado din as well. He has the BKB, 9 seconds po yan. So he has the fresh BKB, yun na pinop na rin just to make sure na mabuhay itong si Toronto, Tokyo into safety mga sir. So out nandito for Team Empire. That's a 2 support na namatay doon for Team Spirit. Goods na goods yun sa Empire. Ang ganda lang na pagka-smoke nila, yung una nila nakita yung Winter Wyvern, na dapat talaga una nila nakikita. Una nila napapatay para hindi salat sa kanila. Hindi na makakapag-provide ng heal, hindi na makakapag-provide ng Winter's Curse. Pero kita mo naman, si Toronto, Tokyo,
pag nadikitan talagang takbo mo anak. Hindi ka na makaka-normal. Buti na lang ako may BKB siya that time kasi kung wala ngangatayin siya ng Emperor doon. Ito. Tsaka yun naman at least support lang yung nag-ally doon. The rest okay, kailangan na mag-out dito. Hindi afford na tumi-fight din yung Team Spirit, out of position din si Winter Wyvern din eh. Kaya good thing naman sa side ng Empire, yung Night Stalker is pinofocus na lang niya etong si Winter Wyvern kasi siya talaga yung threaten sa team, I mean sa Team Empire, yung mga Winter's Curse may counter initiate. Tsaka pwede, may possible din na ma-hold din si Satchlo din eh. And at to the point na pwede rin siya mamatay even though meron siyang BKB. Kasi could imagine mo kung yung BKB dito ni Night Stalker is kung magsi 6 seconds na yung BKB niya, yung duration ng Winter's Curse sapat na eh. Amabak setup ng Rather Arena of Blood, mga ganun na setup. Ayun! Speaking of setup collapse, nakita si Depressed Kid John and there's Winter's Curse holding etong si tropa natin Queen of Pain pero nakapag-BKB pa, hindi na-calculate ng Team Spirit, wala silang pang-cancel dyan and makaka-TP out na nga si tropa natin Depressed Kid. Ayun, tinip si Mira. What happened? Hindi niya na disable kasi wala na eh. Wala naman magagawa si Lion doon. Nagbi-BKB TP out yung Cup. Wala naman siya may ibaba to. Diba? Pero well played pa rin. Grabe yung pakaramdam ni Collapse. Siguro na ano yun. Nadampian tuloy. Nahagip na ang vision ng Crips. Pagka-blink ni Cup, nakita nila. Possible. Wala naman silang vision doon eh. Or talagang read nila yung movement ni Queen of Pain na alam nila kasi magka-cut din ng Creep Wave eh. Para may ma-force out siya na mag-TP dun sa may tier 2. May mga tendency kasing ganun eh, no? Pag alam mo, ramdam mong itong mga ganun na hero like Storm, diba? Ang aga rin kasi nung burst. Mm-hmm. Pero, tingin ko, dead yan kung agad siya ng ganun dun. I mean, itong si Lion, agad siyang nakapag-respond. I mean, nakapag-backup pala agad. Mabilisan na kasi talagang galawan yan eh. Mm-hmm. Kasi alam mo naman, 1 second delay lang, pwede makapag-blink on si Kip. Kaya bigay agad ng Winter's Curse ang ginawa netong ni Poshka. Oo. Pero Monkey King, he has the Aegis. Meron pa siyang Aegis and going for satanic tree. Pati-Skadi pala. Skadi, Daedalus. At labat para kayang-kaya niya mag-provide ng damage dito sa team niya. Kasi kita mo nun, wala pa siyang, ayun, may deso pala yung tropa natin. Kasi hindi na yan against Sven. Kakangatayin siya ng Sven mamaya. Kahit sabihin mong naka-BKB ka, wala namang pakialam Sven dun. Basta naka-gutstring si Sven eh. So, ang maganda si Sven, mag-silver edge siya para matanggalin niya dito ng passive itong si MK. O, Jingo Mastery din. Para di rin mag-stack up. Wala ka talagang lifesteal. Pero the better thing naman for Monkey King is same sila ng ano, same sila ng idea. Gusto niya rin tanggalin ng lifesteal itong si Sven with this Skadi. Kasi nagtatanggal din ng ano yan eh, ng lifesteal itong Skadi niya. Makapag-heal pero hindi ganoon ka ano, hindi ganoon ka oh, mare-reduce okay. Lang. Nag Lotus Orb muna si Mars bago siya nag-BKB. Team item. Yun, okay, para sa may slow. Pang dispel din ng Curse Crown. Yung stun is Ben, pwedeng bumalik sa kanya. Kung ma-timingan man. Diba? So, tsaka yung marot din ni ni Dark Willow, annoying din yun minsan eh. Radiant's top tower is under. Pero uy. Aegis na-pop na. Ano item ni Team Spirit? Hindi ko napansin ah. Orange, hindi ko rin napansin eh. BKB Hurricane Pack yung huli ko nakita eh. Baka mag-Skadi din siya. Dahil din dun sa kanyang shard. Kahit yung mga offlane din na Viper, minsan ginagawa din pa rin nila yung parang tri-core din. I mean third core din itong si Viper. Baka mag-Skadi nga siya after eh. Next pick ko talaga ang buboy ni Viper Atos tapos mag-Glipner eh. Pangulit talaga sa heroes ng Empire. Kaso mukhang hindi niya muna agad ginawa. Possible na gawin niya mamaya yun. Kasi alam mo naman mamaya 6 seconds na lang yung duration ng BKB ng mga tropahan. Magiging salot na item na yung Glipner.
Pero to, mag-i-smoke na dito yung Team Emperor. They know na wala ng Aegis itong Team Spirit. So, it's go time na kumuha sila ng big team fight. Pero, nakaiwas dun yung Team Spirit dahil walang idea dito yung Team Emperor na nandito lang sila sa base. Pinakita na lahat. Hindi man lang pinakita si Toronto Tokyo kung ano item niya. Inabangan ko eh. Tinignan na si Wyvern, tinignan na si MK, tinignan si Lion, si Mars, si Toronto Tokyo hindi. Chine-check yung item niya eh, kung ano yung gugo niyang item. Ano ba, Glyph Nier yun. Skadi, okay din, sinabi mo. Skadi, pinaka-goods, ayun! Ayun! Finally, ayun, Skadi nga yung, mukhang Skadi nga yung bubuhin niya, or possible Aghanim's. Aghanim's siguro, eh. Maganda, oo. Death stats din kasi yung Void Pusser, kaya binili niya rin siguro. Siguro namamahalan siya sa ultimate, okay. Pero dalawa na yung choices niya dyan, Aghanim's or yun nga. Porto tsaka yun eh, Porto lang yung Aghanim's, yung Ayub Skadi 5-5 eh. Pero yun, speaking of Ayub Skadi, meron na niyan si Monkey King, si Wukong. Si, oo, tama. But itong Queen of Pain, meron na siyang Shiva's Guard. Mapapalingkin nga, katulad ng sinabi ko kanina. Mm-hmm. Pero yun, speaking of mapapalingkins nga, pero nag-BKB naman itong si Depressed Kid, itong si tropa natin, Collapse. Delikado ba siya, nakapag-Lotus Orb naman siya dyan. And yun lang, bumalik. And then, nag-expire. Ayun nga lang, yung Dark Ascension, gustong huliin ni Sashlow. Itong si Winter Wyvern. Winter Wyvern, delikado pa nga siya dyan, pero pwede pa siya mag-curse. Ayun lang! Napasobra doon si Sashlow pero na boundless strike naman. Etong si Sayu delikado, nag-pop na rin ng kanyang first kill and yun nga na-finger siya sa ano, sa likod nitong si Mira. Nag-iwiwalay sila. Ayaw talaga nilang mabiktima doon sa ano, sa Winter's Curse. Ang problema, sobrang iwiwalay yung ginawa nila. To the point na wala nang tumutulong kay Night Stalker. Nakapag-blink out patuloy yung Winter Wyvern. Natulungan din siya ng mga kakampi niya eh. Disable talaga. Salot na salot yung Empire. Problema pa si Cube. Natatakot na humabol kasi the first time BKB niya. Once na mahuli siya ng kahit anong disable ng Team Spirit, possible burst doon agad siya ng TS. Pero yan, kailangan niya linken. Once na magkaroon siya ng linken, hindi na siya may set up pa ng Yule Scepter kanina. Lahe, ganun lang gagawin ni Mars sa kanya mamaya. Yule Scepter, tatry niya combo ng Spear of Mars. Kung hindi man maging successful ito, mapu-first niya naman yung BKB. Sobrang yun nga naman maganda. Oo. Food of first Defiance, BKB. Saka... Kasi ito yung Night Stalker, oh. Maganda sa kanya attempt, pero the first stop is there. Oo. Kaya and... naman din pala, napa-out si Sven. Kala niya siguro babalik sa kanya yung binato niyang Stormhammer. Tapos nag-blinkin din si Mira. So, pa-expire na rin yata yung Lotus Orb niya that time, eh, no? Kaso hindi niya na-timingan siguro. Tumakbo siya, pagkabitaw na pagkabitaw niya, balik agad eh. Hindi pa naman nagbi-blink out si... I mean, nagbi-blink in si Lion that time nung pagkabitaw niya na stun niya. Mm-hmm. Pero to, Team Emperor, they pop the smoke. Aghanim's nga kinuha niya. Aghanim's, para... 7 seconds na lang, Viper Strike. Sobrang duga nun. Kahit sino naka-BKB sa inyo, mako... Naku, huli! Napapismoke ni Night Stalker, oh. May blink dagger siya, pero maganda pwesto dito ng Team Spirit. Ayun, nagpop na rin Dark Ascension. Alam nila. Oo, alam nila, wala na din courier itong si, si Miposhka. Miposhka, delikado. There's the BKB, pinop na dito yung Sashlow. There's the 4 stop again. Para lang ma-save out itong si Miposhka. Miposhka, na Sonic Wave siya, pero yun lang. Instead, si Mira yung namatay. Kaso, the boundless strike siya. And depressed kid, delikado, pero napapoison siya. There's the finger, just to make sure na mamatay siya. And then, itong si Vansker, kinulong ng Arena of Blood. Pero dalawang buyback yun sa side dito ng Team Spirit. So, it's go time. Meron pang Winter's Curse. Itong si Winter Wyvern, pero yun lang na Lotus Orb. Yung last turn, pero Smiling Light, okay. Ayun yung iniwasan niya kanina. Ayun yung iniwasan niya kanina, pero... Ayun. May Aegis. Pag nakuha ito ng Team Spirit, sulit na yung buyback ng dalawang support ng Team Spirit, pero... Empire, ha? Napili ito din mag-buyback yung Lich. Ayos na ayos. Sobrang ano kasi, sobrang aga kasi mag-BKB ni Night Stalker. Ayun yung talaga magpa-control sa Team Spirit. Ayun yung problema, eh. Kailangan mo talaga gumamit agad ng BKB kasi... 1 second delay, possible na may maibat agad sa yung Team Spirit na disable, which may cause na ma-burst down kagad. Sabihin natin ano, na-delay ka ng 1 second BKB, hindi mo napindot o hindi mo ginamit, na-hex ka ng Lion o kaya na-aspear ka ni Mars. Lala, sunod-sunod na yun.
Ayos to. Sulit nga yung buyback talaga. Sulit eh. Tapos ngayon, pwede sila lumaban. Dahil yung Arena of Blood, pa-cooldown na. At the same time, kung yung the rest of the gang sa Team Spirit, up yung ulti. God Strength Online. Ako, lower, parang ano to, parang... Ano bang skill yung nagpapababa ng armor na yun? Kada atake. Yung Lil Shredder. Ayun, Lil Shredder. Buti na sinabi mo. Oh, poison parang, attack na parang Lil Shredder, no? May poison aesthetic pa yung... Ka? Okay, yata kay, ano yan, ah, kay Mars. Status resistance plus added HP. Naku, nakakita pa ng double damage. Pwede rin yata kay Monkey yun eh. Pero di ko ba kasi, di pa natin kasi nakikita yung neutral item ng dalawang hero eh. Malay mo, mas maganda yung hawak na neutral item ni MK. Diba? O kaya, matingin ko talaga kasi si Mars kasi yung unang papasok eh. Ay, spell police yung kinuha niya. Eh baka na yan, misclick. Hindi ay yung kinuha niya, pinadeliver. Tingin ko sa ako lang ah. Tingin ko lang sa spell prism para lang dun sa diffusal. Kaya siya mag-spell prism diyan. Tsaka cool CDR din eh, tingin ko. Yung habol ni Yatoro diyan, pero etong Team Empire gusto nilang umanggol ng team fight, but they have the vision dito sa may jungle side ng Team Spirit. Dito nulin ni Cap yung Link and Spear. Hex na lang daw. May sagad siya, kaso ang problema, ulit at ulitin lang talaga ni Mercy yun. Yul Scepter, first BKB. Okay na yun. Tapos na trabaho niya. Teka, nakasmoke yung team Spirit. Pero habol, wala silang makahanap dahil alam din ng Empire na wala din sa mapa. Itong Team Zero nag-show sa may mid lane. And Sven is... Di ko alam anong item ni Sven, yung susunod niya na item. Tingin ko, Daedalus pwede, or pwede rin siyang Satanic. Ay hindi, maganda siya, may easy pala siya. Para meron siyang added armor na huli. Itong si Dark Willow Jander sa Arena of Blood, sinown out dito yung dalawang supports ng Team Emperor. Pero sa kabila naman, eto si Sashlow, gusto niya yung mga supports. Pero si Sashlow, delikado na Viper Strike siya with this Agonist na sobrang katinong damage. And eto si Smiley, dinuro-dura na naman because 7 seconds lang yung Viper Strike dyan. But Mirror will fall, that's a dieback for him. Pero sapat pa rin yung damage dito ng Team Spirit. Nginangat-ngat etong si Smiling Knight. And of course, Smiling Knight mamamatay. Pero kailangan na mag-out dito ni Smiling Knight. Pero hindi, aggressive etong si Yatoro. Dahil siya alam niya, meron siyang Wukong's Command. Etong si Sashlow, wala rin siyang ulti. Pero it's time to go back dito for Team Spirit. Pero pwede na mag-push yung team Spirit yan. Oo, patay yung... Ano eh, main damage na team member, pati yung Sven, and kahit mabuhay si Sven, wala siyang double damage. Ayos na ayos yung pagkaka-heal ni ano? Heal ni... I-push ko dito kay Mars. Isipin mo, nag-BKB si Sven. Tapos nilapitan niya, trinay niya patayin si Mars. Kaso, tatry niya na patayin. Dahil lang, na-burn pa yung oras niya habang naka-BKB. Ayun, okay, sige. Nag-silver edge naman ako, patayin ko na lang sila. Kaso pagkalabas niya, wala na siyang BKB. Viper Strike siya. Hindi, wala yun nga. Kahit sabihin may BKB, mababiper strike siya. Pero problema kasi, nakontrol na talaga siya ng Team Spirit kasi... Wala ka ng BKB. Control everywhere for Team Spirit. Lahat ng control, I mean, hindi rin makabuelo talaga si Night Store. Talagang gusto niya talagang eager yung patayin itong si... Itong si tropa natin, Winter Vibe, kaso ang ganda ng tuhog dito by Collapse, but Collapse, medyo delikado siya, pero yun ang delikado, si Depressed Kid, medyo na de-depress na sa nangyayari, ito na yung buyback, tingnan natin kung magiging sulit, and kaso yung, no, yung Lotus Orb, pero nandiyan pa rin yung Wukong's Command, is level 25, kaya sobrang haba ng Wukong's Command, pero that's a mega creeps na, securing dito for Team Spirit, pero na iwan, si Collapse, watching and iwan sa Dream, oo, Sashlow, anong nangyari doon? Di natin nakita, pero yun, tumatawa na lang si Collapse. Okay, ako pala yung pinili nyo. Nakataas pa din yung mga core niya. Oo, alay na nga siya doon. Pero good yun. I mean, sa side ng Team Spirit, naka-force sila ng buyback, nakakuha sila ng barracks. Dieback pa yung tropa natin, Night Stalker. Naka-finger up date siya sa akong. Wala, sobrang salot talaga ng heroes ng Team Spirit. Dami kasi nilang
spell na pumapasok na sa BKB. Oy, nagkakitaan, nagkakitaan, pero may Aegis. Eto nga si Yatorok na sumasabay. Si Yatorok, kahit may double damage ka, papalagan pa rin kita. And ayun, yung Golden Brace, hinold pa dito. Etong si Yatorok, Tester Winter's Curse, kinakite. Etong si Sven, wala na siyang BKB, pero yun lang yung DPS damage netong si Viper, but kinol na dito ng Team Effort. They know na hindi na sila makapag-defend, and GG is called as Team Spirit will take game number 1 dito sa ating best of 3 series, guys. Good execution ng draft dito for Team Spirit para sa akin. Inis na inis talaga yung tropa natin, oh. Pero ganda ng execution ng Team Spirit nun. Diyos ko Lord, nagkaagawan lang yung mag-best friend dun sa may run. Nakuha naman ni Sven, kaso ang problema, may tulong pala yung MK. Na-hexat na Impale or na Earthspike nila yun. Doon yung dalawang support, hinil pa. Winter's Curse pa siya. Pagka Winter's Curse, andun na rin yung Viper. Control na control talaga yung Sven ng Team Empire. Dating ko, it's just naunahan, naging mas maganda lang talaga yung start ng Team Spirit tsaka si Shaklo. Hindi sila nakakuha ng isang teamfight lang siguro na naunan nila si Winter Wyvern, kaso pag di talaga nila nauna si Winter Wyvern, sobrang salot sa teamfight eh. Ang problema ron, hindi na lang si Shaklo yung nasasalot, pati mismo yung buong Empire dahil sa heal na ginagawa ni Miposhka. Ang problema pa ng Team Empire, ang burst lang nila is nasa Kyuk, which is yung Scream of Pain tsaka Sonic Wave. Then pag wala yun, hindi na lang mababurst down yung nakahihil. Kahit paluin ni Sven yun na naka-God Strength, tignan mo, kinikiliti niya lang yung naka-Cold Embrace eh. Kahit may double damage, palag pa rin eh. Pero ngayon ko lang nalaman na yung winter, yung Cold Embrace pwede sa BKB sa kampi eh. Kaso yun nga lang, pag medyo delikado yung pwesto mo. Pero anyways, Cold Embrace pwede pala sa BKB. Nung, kuwari, naka-BKB, katulad nun, yung naka-BKB si Monkey King, pwede pala ikas na naka-BKB. Di ba nadali yung pagkamatay dun ni, ni Monkey pero, King? Pero, as far as I can remember, dun sa nakita ko, parang hindi ko naman dapat sila naka-BKB si MK eh. O baka kakulay niya lang kasi, pag huling level gold na rin. Oo, then naka-BKB siya, nakita ko. Naka-BKB, okay. Yes. Yan. Guys, meron yung T1 bukas po yung laro. So, ito yung ating score is game number 1 pa lang tayo dito sa ating best of 3. Ito yung ating lower bracket. So, kami ni Sir Mike, magpapahinga lang. So, don't go anywhere. So, game number 2 will be up shortly. Peace out, mga sir.